Kumusta mga kalpanalo mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong Earth? Maging sa entire universe na nakasubaybay sa munting channel natin. Maging sa lahat ng alien at kalpanalo na nanood sa atin ngayon. Handog ko ay pasasalamat sa inyo. Sa oras na ito ay tampok sa ating usapan ang kakaibang paksa na ukol sa mga lalaking nagpasigaw, nagpabulalas, at nagpatindig ng balahibo. Iraulo! Lalo na sa mga kababaihan, pati na rin sa mga kalalakihan. What? Lalo na kapag nakita nila sa entablado ang kamatsuhan at kagwapuhan nila. Hindi totoo yan. Balit ngayon ay ating pag-uusapan ang iba pa nilang kulay ng pagkatao. Buhaya. Tama ba ang narinig namin, Alpawits? Ibang pagkatao? Bakit? Mangilin ba sila? O mga aswang? Hindi naman usloy. Sila lang naman di umano daw ay machong lalaki na pumapatol daw sa kapwa machong lalaki. What? Umahilig din sa itlog at talong. Gago! Naku na barako, interesting nga yan. Sino-sino ba sila? Relax ka lang at atin silang iisa-isahin usloy. Unahin natin sa bilang na 10 hanggang sa pinakauna. Mark Bautista. Nadiskubre bilang isang magaling na singer nang maging finalist ito sa Star for a Night noong 2003. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang paglobo ng kanyang karira sa larangan ng pag-awit maging sa mga commercials. Subalit taong 2011 ay napabalita na di umano ay na-involve ito at naging dahilan daw ng breakup nila Piulo Pascual at Casey Concepcion. Paano masabi? Nagkaroon daw kasi ng affair si Piulo at si Mark. Bawling tiyan ah! Anong ginawa nila? Nadisparahan? Okay lang yan usloy. Don't worry. Be happy. Paolo Ballesteros. Kilalang TV host, actor, makeup artist at tatay din. Dahil sa pag-makeup niya noon sa isang non-time show na Itbulaga, ay maraming nagsasabing bakla daw ito. Hindi naman niya ito inamin sa madlang people. Hinayaan na lang niya ang mga tao na maging magagaling na manghuhula. Pero sino ba ng mga tunay na lalaki ang mahihilig sa pag-makeup? Hindi ba ang mga binabay din? Hindi bakla din siya? Bahala ka sa buhay mo! Ayang ka na naman usloy. Relax ka lang. Masyado kang hot. Cool ka lang. Eric Santos. Professional singer si Eric Santos. Kilala bilang winner ng Star in a Million noong 2003. Isa ring actor, TV host at commercial model din. May nagsasabing bakla ito dahil maraming taon na wala itong any romantic relationships with women. Na dahilan na some people think he's probably gay. Idininay naman niya ito. Lalo pa nang ligawan niya ang kapwa niya singer na si Ate Angelin Quinto. Ayun naman pala eh. Lalaki naman pala. Ba't isinabi mo pa din sa video? Sloy naman, kulit mo. Hindi ba ang mga lalaki di umano'y bakla? Patagal na walang jowa o nililigawang babae. Hindi kasama siya. Narumor nga eh. Utak lang, usloy. Utak lang. Ah, ganun ba? Oo naman. O sige, tuloy na tayo. Prince Stephen. Si Prince Stephen is a half-Arab actor na nagsimula sa GMA7 pero lumipat ng network sa ABS-CBN. Pagkatapos ng ilang taong pamamalagi sa unang TV network, napabalitang naling ito sa isang model na si Ian Batherson. Pero itinanggi niya ito. Pero pagkatapos ng ilang linggo nang aminin niya ito ay sinabi ni Kenna Reeves na bakla ang aktor di umano. Teka, Alpawits. Baka may gusto ito sa kanya. Pero hindi niya gusto, kaya sinisira lang pagkalalaki este pagkatao niya. Iwang ko usloy, ganun kasi ang lumalabas ng mga balita sa social media eh. Basta bahala na siya. Kung ayaw niya sa talaba at gusto niya sa hotdog. Sabagay. Sam Milby. Bagaman hindi nanalo sa Pinoy Big Brother, ay nanalo naman ito sa puso ng maraming kababaihan, maging sa kalalakihan. Seriously. Ayon sa isang show host na si Lulit Solis, ay nakita niya itong nagdi-date at ang aktor na si Piulo Pascual taong 2007. Sayang naman, Alpawits. Ang gagwapo pa naman nila.
O tika, Sloy, baka pati ikaw nababakla na rin. O hindi ah, anak ko, bali, che. Martin Del Rosario, hindi niya kailanman ikinahihiya ang gumanap sa mga gay roles sa mga teleseryeng kanyang pinagkakaganapan kasi ayon sa balita ay isa itong bakla. Paano masabi? Lalo pa nang lumabas ang isang litrato kasamang isang model na si Zoher Bautista na nagdi-date di umanong dalawa. May mga nagsabi na si Zoher pa ang kumuha ng larawan niya na huwad na nag-viral pa sa social media. Alam mo, Alpawins, sa dami naman ng babae, at sila nag-aanuhan? Nag-aanuhan, Usloy? Hayaan mo sila, diyan sila masaya. Sa bagay. Aaron Villena. Sinabi ni Ogie Diaz noon that Aaron Villena has a gay benefactor that gives him everything he needs. Kaya ayon dito, hayaan na lang ito at huwag na lang maiingit sa kanya. Hindi naman ito kinumpirma ni idininay ni Aaron ang ukol sa isyu na ito. Subalit kamakailan lang ay kinumpirma ito ni Kakay at idininay ang patungkol sa gay rumor ni Kuya Aaron. Hindi totoo yan. Buti na lang ang pawis, may nakapagtanggol si Kuya Aaron. Oo, Usloy. Kaya huwag ka nang maingay dyan at matatapos na tayo. Kilalang kapamilya aktor at model, subalit marami ang nagtatanong kung ano ba ang tunay na katauhan ni Kuya Inchong. Kaya mula college year, nito ay kilos babae na ito. Pero binali niya ito ng ligawan niya si Ate Julia Montes at si Ate Samantha Lewis. Nag-date sila. Subalit sa kuha ng larawan ni Kuya Inchong kasama si Kuya Piolo Pascual, aba, muli na namang napulaan ang kanyang pagkatao. Kasi kitang-kita sa larawan na talagang iba ang pagkakatitig dito sa aktor. Alalong bagay, napakalagkit at parang may something. Ayan na naman, Alpawis. Nagbibintang ka. Hindi naman, Usloy. Ito ay galing sa isang artikulo na nasagap natin. Kaya chillax ka lang dyan at malapit na tayong matapos. Piolo Pascual. Ang pinaka-controversial sa lahat ay si Kuya Piolo Pascual. Dahil sa napakaraming mga guys ang naiugnay sa kanya. Itong araw ay isang open secret ayon sa karamihan. Ilan sa mga lalaking naugnay sa kanya ay sina Mark Bautista, Samuel B, maging si Yul Servo. Sus Mariose, alam mo Alpawis, kung ganyan lang ang itsura ko, siguro talo ko pa si Solomon sa dami ng chicks. Kaya, sayang sila, ang gagwapo tapos. Huwag ka nang maingay dyan, Usloy. Sabing malapit na tayo eh, relax ka lang. Huli na to, Aldin Richards. Dahil sa kumalat na litrato nila ni Derek Monasterio, ay tuloy na-question ang tunay nitong pagkatao. Kilalang Yaya Dabs on-screen partner ni Maine Mendoza, si Kuya Aldin. Maliban dyan ay may ilang mga litrato pa itong kumalat online kasamang ibang dalawa pang mga non-showbiz guys na kung saan ay narumor ito at na-question ang pagkatao. Kaya naman, Usloy, huwag ka nang maingay dyan at tapos na tayo sa ibang episode naman ang mga tanong mo. Dito na lang kalpan na usapan natin. Maraming salamat sa iyong panonood. Pakasubscribe mo na lang ang munting channel natin. Till next time, muah!